agenda sa ating mga kasama sa hanap buhay. Yung wala tong mga jowa eh, ayan. Yung mga jowa nila ano wala eh. Ayan, nagluto lang ako ng spaghetti. Ano nga siya, ma? Ano? Yan. Okay na yan, para lunok agad. Hoy, merienda muna. Ang ganda na, oh. Yung isa naming tropa, ano na eh. Nag-half day kasi may date ata. Ay, kain mo na. Ayan na, ang ganda na, oh. Ayan. Meron pa dun sa ba? Nagtabi ako para sa mga bata. Yung bigay pa yan nung bagong taon na inaiwan yung mga spaghetti. Binilihan ko na lang ng sahog. Ikakabit lang daw muna nila yung ano. Kasi naka-forma na eh. So ito, today is Tuesday, update tayo. Merienda muna sila. kahit Valentine's Day, ayan. Pasok pa rin. So meron po nag-comment dun sa aking post sa page kung bakit daw hindi pantay. I mean, hindi yun dito is maliit na part tas dun mahaba. Ito po kasi yung gusto nung may-ari. Kasi ito po kasi parang awkward naman kung yung pinaka-poste is itatapat namin sa may bintana. At least yung view para dito sa may bintana area is maganda pa rin siyang tingnan. Then yung dalawa pong poste dito is pinantay lang namin dun sa pinaka main door. Yung parang pinaka-poste. So, as you can see guys, hindi tayo pwedeng pumasok kasi nakalapat yan eh. Nilapatan nila yan. Tapos nakatali siya ng alambre para pantay talaga. Ayan siya. So, bali ang ginamit nilang hinges is uno. Uno ang size niya. Ayan siya. Then, ito na yung kinakabit nila. Same lang yung design dito. Dapat nito plain lang dito kaso parang yung nakita nila ma'am na may mga design na ganito is pinatuloy na lang ni ma'am na ganito. So maganda rin yung ganitong idea na ayun nga, conforme pa rin sa nagpapagawa kung anong gusto nilang pinaka setup ng kanilang front extension. So sakto lang din yan. Maliit dito, medyo mahaba naman dito, tapos dito yung pinaka gate nila. Doon nga po pala sa nagtatanong ng pinakalaki ng gate is 170. Tapos yung taas is 150. Ayan, 150 siya. Tapos bali ito, lalagyan din natin to ng drainage dito. Ayan, tatak naman ng Rehouse Makeover yung pinaka-drainage para yung pinaka-tubig is hindi pupunta dito sa may kalsada. Ayan. Then pag gumagawa kami ng gate, malalaking bakal talaga. Para kitang-kita talaga at mas matibay talaga siya. So bali si ma'am nakausap ko, ang pinakakulay nito is black to. Black, yung pinaka-frame. Tapos itong mga tubular na to is kulay gray. Tapos ito is white. So same lang po kagahapon. Konti lang yun na ipakita ko kasi nga ayun, lalo na ngayon, hindi na tayo makakapasok muna sa loob. Hindi ako makatalon dito. Ayan o, yung isa ready na ikakabit na lang nila. So baka bukas na lang maikabit. Yung pinaka-cube ceiling na silip ko parang halos patapos na rin siya.
pala, lalagyan pa natin siya ng sealer para maging wet look. Tsaka maganda rin yung may sealer kasi pag nabasa siya, naulanan, hindi kakapit yung lumot. Parang dudulas lang yung pinakatubig. So ayan, ito, ini-install na rin nila to. Bali dito nila kinakapit sa mga pinakabakal. Ayan. So hindi ko lang siya makita. Ayan, may bakal dyan. So ako suggestion ko kung magpapagawa kayo ng gate, yung malalaking bakal na. Para mas magandang tingnan. Kasi kung bas bongga sa loob, dapat yung labas palang bongga na, di ba? Katulad nito, di ba? Ang ganda na. Then, mas maganda rin kung may budget, bricks ang ilagay nyo. Ito, sakto lang yung kulay kasi may beige, tapos may brown, may dark brown, ayan. May orange. So, sakto lang din talaga. Then, doon yata sa loob, nakapaglatag na yata sila rin ng... Nakapaglatag na yata sila rin ng pinaka kisame para sa kitchen. Ayan. So, bali, ito muna po yung update natin dito. Ayan, kinakabit na nila yung gate. Nakakabit na pala. Picturean natin. Ayan. Happy Valentine's Day po sa lahat. Sa mga subscribers ko and followers. Thank you. Wow, naikabit na agad yung kanilang PVC ceiling panel. Ayan. So, bali dito set up na sila para sa kisame. Ayan. So, bali itong pinaka PVC ceiling panel is una nilang nilagay. Then, tsaka sila magsiset up para sa mini cove. Ayan. So, bali po pala kanina, nag-add si Ray ng isang box na wire. Medyo marami po kasing wire na kakainin gawa ng kisame dito sa may kitchen, tapos sa cove light, tsaka kisabi pa dun sa pinaka front extension. So, kumuha si Ray ng isang box. Ito. Makita masyado.
So, bali mo pala yung mga metal parings, C-channel, wall angle, is na-install na namin dito lahat. Then, sabi nga namin kina ma'am tsaka kina sir na yung ibang gagamitin na materials sa back and front extension, yung iba is tsaka na lang. So, eto mas maganda to kasi mas nabibilang namin kung ilan na lang yung bibilihin or o-orderin pa namin sa hardware. So, according kay Ray, is wala na daw mga metal parings. Ayan. So, yun na lang ang bibilihan natin. Insulation. Insulation dun sa labas tsaka yung mga metal parings na kulang. So, bali yun na lang naman. Then, sana yung final paint namin is ma-provide na nila, ma'am. Kasi sila ang pipiliin ng pintura na gagamitin. So, okay pa rin naman kasi marami magta-tiles pa. So, yung alikabok aakit lang sa taas. Pero kung ano, yung pinaka-pintura, naka-standby na kumbaga. So, ito po yung sinasabi natin na yung ibang materials is partial lang muna para hindi tayo sumobra. Then, madali na lang computing kung ilan na lang yung idadagdag. Tapos yung dito naman sa ating gate, na-install na ni Boss Noel. Ayan. Ligpit na. Mag-alasing ko na naman na. Bukas na yung iba. So, ang ganda rin, oh. Di ba? Ang ganda ng gate. Yung pati yung pinaka-baba, naka-welding. Para talagang hindi talaga aalog yung pinaka-gate. Ayan. Nakatali siya ng alambre. Kasi minsan, while install mo yan, gumagalaw. So, kailangan naka-steady lang siya para lapat na lapat talaga yung pantay ng pinaka-gate. Ito, ipakita ko lang sa inyo. Kasi meron pong ibang gumagawa ng gate na hindi pantay. So, ayan po, naka-welding siya. Dito sa taas, naka-welding. Tapos, dun sa baba, ayan, naka-welding siya, oh. Kasi minsan, pag halimbawa i-install mo lang siya dyan, minsan hindi lumalapat eh. Ito, para mas maganda yung ano niya, huling-huli talaga yung pinakapantay. Yan, nakatali pa ng alambre, naka-welding pa. So, hindi mo na siya pwedeng galawin hanggang hindi pa natutuyo yung pinaka. After kasing i-welding, sinementohan na. Ayan. So, ito tatapalan na rin ni Boss Noel ng ano, ng simento. Tapos ito naman yung ilalagay doon sa kabila, doon sa mahaba na yon. Ito naman ang ilalagay dyan. So bali baka bukas na lang to i-install kasi alanganin na yung oras. So sakto lang din yung in-order namin na dalawang pirasong ganito. Sumakto lang din. Then meron pa tayong mga natirang ibang mga bakal. Iyan naman yung gagamitin natin pang gawa ng aircon. Ay, aircon. Na case ng aircon pala. Tsaka, lalagyan din natin dito ng pinakaharang. Ayan, lalagyan natin ng pinakaharang yung dito. Pero ano lang grills lang. Grills lang. So, ayan, tinatakpan na siya. Para may tibay na yan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na pag nagpagawa kayo ng gate, yung malalaking tubular na. Square tubular po yung tawag dyan. So, kitang-kita po talaga, lutang na lutang yung ganda nung pinaka-gate kasi malalaking bakal po yung ginamit. Ito nga po tinatapakan ko pa, oh. So, ang ganda kasi parang tong design na to is first time yan sa amin. Ito pa po yung lalagyan namin ng kisame.
So, ipapakumpit ko kay Ri kung ilang mga metal parings pa ang bibilihin. Then, insulation. Alam ko yung insulation na sa mga 8 meters po atang kailangan. Then, alam ko, hindi ko sure kung, ay, meron pa palang hardiplex doon. So, konti-konti na nating nabubuo. Bali, ang pinaka-major niya lang na gagawin dito is yung pintura tsaka yung cabinet. Ayan, yung mga kisame, okay na. Matatapos na. Tsaka yung tiles. So, huli talaga yung tiles dito sa baba para hindi marumihan. Ayan, saktong-sakto lang din na nalagyan na ng para sa kisame kasi tsaka tayo maglalatag ng pinaka-wall tiles. Ang laki rin talaga pag gagawa yung Angeli SF. Kaya kung may Angeli SF kayo, naku, ipagawa nyo talaga sa marunong nagagawa tsaka hindi masasayang yung mga materials na gagamitin. Kasi ang ganda niya po talaga pag na-renovate. Ang laki niya. Sasabihin ng iba, maliit lang naman. Pero once na na-renovate, back and front extension, buong unit, ang ganda pong kakalabasan. Ayan. Sa gate po pala natin, ang gagawin namin dito, epoxy primer muna ang ilalagay. Epoxy primer na gray muna para hindi siya kalawangin. Tapos yung final paint niyan is pag malapit ng matapos. Kasi may tendency while naggagawa, baka madumihan lang yung pintura or magasgasan. So, doble pa ulit-ulit yung gawa. Kaya ang diskarte namin dito is epoxy primer muna, then yun muna, hindi muna namin lalagyan ng pinaka-final paint niya. Tapos, dagdag ko lang din pong tips, dun sa mga order namin tiles, may mga pasobra po talaga yan. Then, nasabi ko rin kay ma'am, itong bricks niya is may sobra. Wag po nila itong itapon o ipamigay kasi minsan po kasi na gagasgasan o napipingas po kasi yan eh pag lalo na medyo malakas napipingas o nababasag. At least meron tayong spare dito na pampalit, pati rin po yung mga tiles. May mga pasobra tayong tiles dito, katulad nito. Yung tiles natin sa CR, ayan, itabi lang po muna yan kasi pag once na nabagsakan yung pinaka flooring o kaya nabasag, accidenting nabasag, meron po tayong pampalit. Ang mahirap po kasi baka wala tayong pampalit, bibili tayo sa tile center pero wala na palang ganyan. Design, yun ang problema. So, ito po muna yung mga metal parings na naka latag, picturean natin. Tsaka ito. Ayan, PVC ceiling panel na nakalatag. Ayan, ligpit-ligpit na kasi magpa-5 na rin naman.